Ito po ang pagpapatuloy ng ating reaksyon tungkol po sa kwento ng mga magkakapatid na lumalaban na sa hamon ng buhay. Si Kuya Tekram at Kuya Alexis, hindi po sila natuloy sa kanilang misyon dahil kailangan pong magpahinga si Kuya Tekram at isa pa, masakit ang likod niya. Sabi ni Kuya Tekram kay Kuya Alexis, nakalimutan na lang ni Kuya Alexis yung dati niyang crush para hindi na siya nag-iisip at baka ma-depress pa siya tungkol dito. Pero sabi ni Kuya Alexis, kailangan daw niyang makita at makausap. At sabi ni Kuya Alexis, hindi daw niya alam ang kanyang gagawin kung sakaling wala na siyang pag-asa. Sumunod na araw, pumunta si Kuya Tekram at Kuya Alexis sa bahay ng mga magkakapatid. Namiss ng sobra ni Kuya Tekram si Kuya Enrico. Nagyakapan silang dalawa. At nasabi din ni Kuya Tekram na si Kuya Enrico ang magtuturo sa mga anak ni Nanay Apple. At pumayag naman po si Kuya Enrico. Si Ate Sweet Mary na sobrang bait dahil hindi niya pinababayaan ang mga magkakapatid. Napamahal na rin si Ate Sweet Mary sa mga magkakapatid. Kaya ginagawa niyang lahat para matuto ang mga magkakapatid, lalong-lalo na kay Ate Crystal. Namiss ni Kuya Enrico ang ginagawa ni Kuya Tekram sa kanya, ang pagmamassage sa kanyang mga paa. Ganun din si Kuya Tekram. Namiss din niya ang pagmamassage niya kay Kuya Enrico. Ilang araw na lang, pupunta na si Kuya Enrico ulit sa bahay ni na Kuya Tekram. Abangan po ang susunod na episode tungkol po sa kwento ng mga magkakapatid. Maraming salamat po.